Today on Peaceabilities, makibalita tayo sa kwentong pinansyal ng isa sa mga kilala at veteranong broadcaster ng bansa. How would you define success and how did you reach it? At makiroad trip tayo sa money story ng isa sa mga most followed TV host ng isang youth-oriented show. Paano nga ba niya hinarap ang challenge sa kanyang buhay pinansyal? Know all these and more only here on Peaceability, My Money Story. Welcome to Peaceability's My Money Story. At ako si Francisco Polaico. Living in uncertainty each day without financial security is not an easy thing. Pero para sa mga taong aming nakilala, hindi nila inisip ang hirap ng buhay pinansyal. Instead, they face their lives with such positivity that helped them stand on their own. Hindi man lumaki na mayaman sa pera, naging mayaman naman sila sa kanilang naging karanasan sa buhay na naging daan para maabot ang kanilang tagumpay. Let's find out their money stories. And first on the list is one of the well-known news anchors, Alex Tinsay. Watch this. The most rewarding part is knowing your purpose in life. Because your purpose, once you know it, it will motivate you. Kilala bilang isang magaling na newscaster, commentator sa radyo, at host ng mga programa sa telebisyon sa loob ng 34 years of service. Isang head pastor, butihing asawa, at ama sa libang anak. Pero bago niya naabot ang lahat ng ito, hindi din naging biro ang pinagdaanan niya. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa kabila ng kakulangang pinansyal para matupad ang kanyang mga pangarap. Magandang araw po sa inyong lahat. Arman Bengkong, inyong lingkod. Nandito tayo sa set ng agenda kung saan ang bawat issue ay pag-uusapan, ang bawat usapin ay ating tatalakayin. Yun ang tagline nila. Pero nandito tayo sa Peaceabilities, sa ating My Money Story. At ang guest na natin ay walang iba kundi si Mr. Alex Tinsay. Welcome to the show, Sir Alex. Magandang hapon sa iyo, Arman, at sa mga masugid na taga-subaybay ng Peaceabilities. How was Alex Tinsay growing up na may kinalaman, yung may kinalaman sa pera? Walo po kaming kakapatid. Ang father ko ay retired public school teacher. Ang mother ko was a plain housewife. So, lumaki ako. Walo kayo. Lumaki po ako, nakikita ko na kanya-kanyang kayod yung mga kapatid ko. Kung gusto mong mag-aral, bahala sa buhay mo. Ano po bang, po? Ano nyo? Panganay, bunso? Pangalawa sa bunso. Pangalawa sa bunso. Okay. Yung kapatid ko, merong nag-OFW sa Kuwait, merong nagtayo ng dress shop, merong namang nag-tailoring. So early on, nakita ko na kung hindi ako talaga magpupursige, baka hindi ko makamit yung mga pangarap ko. Nagmula sa Bacolod City, Negros Occidental si Alex. Nakapagsapalaran ang kanyang mga magulang sa Manila, pero hindi nila nakayanan pag-aralin ang kanilang mga anak. Ano yung mga unang struggle sa na may kinalaman sa pera? Noong araw, meron kaming sari-sari store at nakikita ko yung father ko, pag dumating yung mga kamag-anak, pinanirigalo yung mga laman ng sari-sari store. So, sa madaling salita, mahina yung. Kaya sa pag-aaral na, basta ang sabi nga nila, kung gusto nyo mag-aaral, kayo nang dumiskarte sa sarili nyo. So, nakakuha po ako ng scholarship at pumasa naman ako dyan sa may San Sebastian College. Actually, ano po yun, yung poor but deserving students. So, doon po ako nakapag-aral at talagang nung time na yon, ang baong ko halos sa siguro 5 piso. Isang araw, mura lang naman ang pamasahin noon. Ang gustong-gusto ko ngang pagkain, yung matamis na saging. Matamis na saging? Oo, kasi ano yun eh, yung hanggang gabi, busog ka pa. Oo, sa saging lang, mabigat sa tiyan. Oo, mabigat sa tiyan. Naalala ko nga, minsan sumasali ako yung, hindi naman sugal yun pero yung sa shooting, merong taya. No? So, hindi ako natatalo doon. Talagang araw-araw, meron ako nakakaming para sa baong ko. Talaga, yung parang sa iba, piso-piso sa basketball. Yun. Paramihan ng shoot.
bata pa lamang ay nakakitaan na ng husay at galing sa pag-aaral si Alex, kung saan siya ay nakapagtapos with honors. Pinalad naman siya na makakuha ng scholarship at makapag-aral sa San Sebastian College. Nung bata ba kayo, nakikita nyo na parang problema yon, challenge yon, o deficient yon na feeling nyo kawawa kayo? Ang maganda sa akin, hindi ko naman naisip na kawawa ako. Basta nakita ko lang na kailangan magsumikap ang isang tao. At saka, kasi teacher nga yung father ko, so talagang ini-inspire niya kami sa mga salita. Na ibig sabihin, you have to take control of your own destiny, or adults will take control of your life. So, para naging pride namin yon na palagi kaming honor, ganun, kahit wala kaming supervision. At nakita ko na talagang early on, gusto ko talaga maging broadcaster. Wala akong ibang gusto. Pag tinanong ako ngayon kung meron akong fallback, yun lang talagang gusto ko. Bakit po? Saan nang galing yung kagustuhan nyo maging broadcaster? Eh, sino bang may inidolo ba kayo noon? Meron ba kayong pinapanood lagi na gusto kong maging katulad nun? Wala pa naman kasi ako sa broadcast nun. Sa bagay. No. Pero mahilig kasi ako, nakikinig ako yung mga DJ, mga ganun. Although later on, naging isa sa mga tinitingala ko na sila, Tina Palma. Ganun. Anong unang trabaho pinagkakitaan nyo? Sa broadcast ba kagad? Hindi ho, dahil nung nag-aaral ako sa high school, working student ako kasi night student po. Opo. Laging ganyan sa akin, nagtitinda kami ng mga packaging tapes. Hindi ho yung salaglag bala. Okay. Yan yung mga basta pambalot din sa parang mga ganun na lang, mga balikbayan box ganun. Why? Bakit niyo po ginagawa yun sa murang edad? Eh yun talaga, alam ko kailangan kong extra money. Tapos pumasok din ako bilang bookkeeper sa Collier's Encyclopedia. So ang ganda pakinggan, ano? Pero sa totoo lang po, nililihan namin yung mga librong i-deliver. Bookkeeper. Oo, kinikip namin talaga. Literally. Upkeep of the books. Hindi naging hadlang yung kailangan mong humanap ng pagkakitaan. Hindi katulad ng ibang bata, siguro aral, laro, at pakikisalamuha lang sa pamilya ang ginagawa. Eh kayo, kailangan nyo pang kumita, dumiskarte, maghanap buhay. Eh, masaya naman ho eh, kasi hindi ko naman nakikita talaga na... Ang importante kasi, siguro, kaya parang hindi ko naman inisip na mahirap ko eh. Gusto ko lang gawin yun kasi alam ko yun ang tama. Hindi ni-require ni tatay yun. Ay, wala hindi ho. Hindi nga sinabi, pumasok ka nga dyan, magbodegero ka, Wala ganun. Tinuro niya sa akin talaga yung mga pagbasa ng mga libro. So, wide reader ka, gusto mong marating yung mga lugar na mga hindi pa narat. So, that gives you inspiration para talaga magsumikap. So, as college pa lang, nandoon na yung kumikita ka na ng regular? Opo. Ang ano ko nga, kung challenge meron, kasi pag kumikita ka na pala, parang ayaw mo na mag-aral eh. Kasi kumikita ka na eh. So, yun lang ang pinaglabanan ko, yung urge na tumigil sa pag-aaral. Habang tinatapos niya ang kolehiyo, ay pumasok naman siya bilang isang radio announcer sa DZAS. Hindi inisip ni Alex ang hirap ng pagiging working student. Nagsumikap pa rin siya mag-aral at makapagtapos siya sa kursong AB English. After graduation, nakapasok siya sa GMA Network bilang isang news writer. Dumating naman ang kanyang big break na mabigyan siya ng pagkakataong magbalita on air patungkol sa nangyayaring sunog sa Department of Labor. Magmula rito ay itinaas ang kanyang ranggo bilang reporter. Sunod-sunod ang mga dumating na oportunidad sa kanya. Ang iba't ibang parangal na nakuha niya ay nagpapatunay na naging matagumpay siya. Mahilig ako man libre. Parang ang tawag nila yung one day millionaire. Hindi ko pwedeng nabubuhay ng parang walang bukas. Piso mo, palaguin mo.